Ilang beses ko nang nakita ang kasaganahan ng karagatan. Ang mga igat o eel ay isang patunay dito. Sa aming divers, kaligayahan ang makita sila sa ilalim. Sa iba, napapakinabangan ito bilang kabuhayan. Yung mga bakasi, tignan natin sila in their natural environment. Pansin, puno ng seagrass at corals ang ilalim. Ito ang tirahan ng mga bakasi na tinatawag ding Moray eel. Every time na makakakita tayo ng bakasi, ng mga eel dito sa ilalim, hiding in the corals, masaya kasi talagang makikita mo sila, the greater the appreciation that you get to have when you see them in their natural environment. Ang mga bakasi ay ilan lang sa tinatayang 200 species ng Moray eels. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, wala pang gaanong pag-aaral sa Moray eels. Hindi pa malinaw ang bilang ng kanilang populasyon, pinagmulan at paraan ng pagkuha nito sa wild. Maging ang mga kanilang pagpaparami ay hindi pa gaanong napag-aaralan. Ang mga Moray eel ay nagsisilbing pagkain ng mga malalaking isda katulad ng barracuda at pating. Habang pabalik ako sa isla, si Mang Mario naman, naghahanda para lumao. Si Mang Mario yung isa sa mga sikat na nanguhuli doon sa barangay poblasyon. Araw-araw, ganitong oras, pumapalaot si Mang Mario para manghuli ng mga bakasi. Bakasi ang tawag nila sa mga igat o eel na nakukuha sa dagat. Mahigit 30 taon nang namamakasi si Mang Mario. Ito ang kanyang kabuhayan, katulad ng ibang mga taga rito. Meron siyang device na ang tawag is bantak. Nilalagay niya to ng pain ng isda sa loob, and then strategically nilalagay niya doon sa mga lugar kung saan pinaniniwalaan niyang madaming mga bakasi na pumupunta. May nailagay siya na halos 60 bantak doon sa lugar na pinanguhulihan niya. Ginawa ko, lagay ko sa lalim ng dagat. 6 na po yung bantak ko. Babalikan niya ito kinabukasan. Pagdating sa laot, isa-isa nang kinuha ni Mang Mario ang mga bantak na iniwan niya. Nagulat ako na sa isang gabi, individually ha, nakaka-10 kilo siya, hindi pare-parehas. Minsan mas mababa, minsan mas malaki dyan. But on the average, yun yung nakukuha niya. And this is just one fisherman. Si Mang Mario lang yan ang kukolekta niya kada gabi. What more yung 5 pa niyang mga kasama na may ganun ding klaseng harvest on a daily basis.